Hello, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako si Ginoong Edgardo G. Galiega Jr. ang inyong makakasama sa araw na ito para magbigay ng patnubay at gabay para sa paggamit ng Modified Automated SF2 with Learner's Attendance Conversion Tool o LACT. Ganun din ang Automated SF10 para sa mas madaling paraan ng pagsasaayos ng data at school forms ng mga guro. Okay, so start po ulit tayo. Modified SF2 and SF10 2021. Okay, this system program of ICT is under the ongoing project po ng ating activity ng project iCARE. So create an accessible resources for everyone under po siya ng project iCARE. Okay, so ayan po. Ang basis po natin ngayon dahil sa wala pa pong last year po kasi itong taon lang naglabas ang ng DepEd order para sa checking ng forms natin na kung saan ay doon makikita yung sa SF2 natin, ayan yung nagkaroon tayo ng LACT. Actually, nasa quarter 3 and quarter 4 po natin siya na-apply. Okay, so nasa middle po siya ng ating lumabas yung DepEd order na to. Okay, so ayan po, guidelines ng preparation of submission and checking of school forms for the school year 2020 and 2021. So yan pa rin po ang pagbabasehan natin. Okay po. And focus lang po tayo dun sa DepEd order na about sa school form, preparation and submission of school forms, yung sa SF2 po natin, yung daily attendance po natin. Yun po yung task na binigay sa akin ni Ma'am Dayan. Kasi ang napansin po namin last year na SF2 ay parang hindi po nagamit ata ng maayos yung sa conversion tools natin. Ayan. Anyway, meron naman po tayong SF2 na ginamit last year para lang makuha ang attendance ng bata. Okay, so ayan po, given the temporary suspension, ayan, hindi ko na po babasahin yan. Magpo-focus na po ako dun sa conversion tool o na gagamitin natin para sa attendance. Okay, so meron po tayong tatlong conversion tool. Yun po yung LACT 1, LACT 2, and LACT 3. Ayan, anong ito, LACT po to. Ayan, tatlong LACT po to. Okay, so yun po yung ating ano po bang LACT ang gagamitin natin para sa modular at para sa blended digitized. Ayan, dalawang modality lang naman po sa school natin. So, tingnan natin kung anong LACT ang gagamitin po natin. Ayan. So, nandiyan na rin po yung NLPA. Ayan. So, hindi ko na po i-elaborate ulit. Ayan, base po dun sa DepEd order. Ayan, DepEd order number 8 2015. And may mga equivalent po sila. Okay, so doon na po tayo sa conversion. Ayan. Attached herewith is DepEd Learners. Ayan. Attendance Conversion Tools or LACTs. Annex 2 of DepEd Memorandum. Number 14, Series 2021. Ayan. Paano po ba natin makukuha yung attendance ng bata gamit itong mga conversion tool? Ayan. Meron po tayo yun sa modular. Dahil sa modular, meron tayong retrieval and distribution. Meron pong paraan para makuha yon. At ganun din po sa mga blended digitized, meron din po. Okay, so sa LACT 1, dahil wala naman po tayong pure online, ay hindi po natin gagamitin to. Okay, so kasi ang ginawa ko ay LACT 2 at saka LACT 3. Okay, so skip na po muna natin to. Ayan, but pwedeng i-apply ng nag-online, blended. Kasi meron portion po dito, kung nagkakandak po tayo ng online classes with daily checking of attendance using whatever electronic or digital platform, pwede po nating i-apply ito. Sa blended po ha, take note po, ang LACT po ay conversion tool. Depende po sa teacher kung ano po ang gagamitin niyang conversion tool ng attendance. Ayan, so ayan naman po, yung how to record in SF2. Applicable distance learning modality is online. Okay, since wala naman po tayong pure online, blended digitized po tayo. Okay po. So dito po tayo papasok ngayon sa LACT 2. Ayan, so dito sa LACT 2, applicable po to, sabi dito, all distance learning modality. Okay, so pwede po dito ang blended at modular. So meron po tayong dalawang pagpipilian po dito. Okay, yung blended at saka yung modular, so kung tayo po ay advisor or teacher, so siyempre ang nagbibigay lang po ng SF2 ay ang advisor po. Okay, so advisor, mamimili po tayo kung anong gagamitin natin, if it is LACT 2 or LACT 3.
So dito sa LACT 2, pwede pong parehas tayo gumamit dyan. Okay, anong ano nito? May nakatakip. Ayan, paano siya gamitin? So mamaya sa sample ko sa mismong Excel, ipapakita ko po sa inyo. Ayan, so may mga conversion po yan. Okay, so sabi dito, medyo mahaba, no? Converting communication effort with learners and parents into class day attendance as program in weekly home learning plan. Ayan, the frequency of contact communication, ayan, with parents and guardian, learners, whatever approach can be converted into class attendance. Ayan. So, mamaya, i-summarize natin yan. Gagawin natin brief yan para mas maunawaan po natin. Okay? Kung ano ba yung sinasabi nitong LACT 2 na to? Okay? Paano po siya papasok yung attendance natin? Paano natin makukuha? Okay po? So, dito sa pangatlo, assign class day equivalency for each contact effort by getting the total number of contact efforts. Ayan. Over the allotted. May competition po tayo dyan later. Okay? Per week, per month, meron po. Madali na po yung sa ating SF2. Gamit po yung LACT 2 and LACT 3. Illustrate in a week schedule of 6 class days. Okay, napansin niyo po ang SF2 natin from Monday to Saturday. Okay po, so 6 days po siya. Ayan, meron tayo equivalent class days for distribution, 3 days po siya, and another 3 days for retrieval. Ayan, so mamaya malalaman natin kung paano po siya ika-count. Ayan. This is to complete the 6 days per week stipulated in DepEd Order Number 30, Series of 2020. Ayan. Therefore, the weekly schedule for both distribution and retrieval of modules may be counted as 2 contact efforts. Okay, dalawa po siya. May nagbawala na ho dito. Ayan. Sumisigaw din. Ayan. So, ayun po, yung LACT 2. Attendance checking, number of contact efforts, then equivalent in class attendance. Ayan, yan po yung ipapakita ko mamaya ay naka-number na po siya. Okay? Ang gagawin na lang po natin, input yung number and automatic meron po siyang number of days kung ilang araw siya present sa isang linggo. Okay po? Weekly, monthly, nandyan po yung competition. Pero later sa Excel, mas malinaw po. Okay, sa LACT 3, dito po, pwede po natin gamitin to. Sabi dito, printed, modular, digital, modular. Okay? So, pwede po yan sa blended din. Pwede rin po sa modular. Bakit po pwede? So, kasi ang competition po dito ay per module na ipinapasa. Kung sa blended, sa amin, per output. Halimbawa, sa advisor, magpapasa siya sa isang linggo every Friday. Ilang subjects ba yun? Halimbawa, 8. 8 modules po, 8 outputs po ang ilalagay namin. So, mamaya sa Excel, malino po siya. Okay, kung sa modular, kung ilang module ang bibigay nila sa isang linggo, yun po, meron po siyang katumbas. Okay, dito sa LACT 3. Ayan, converting the submission of outputs, module of learners into class day attendance. Ayan, pwede pala natin convert yon. Kung ang bata hindi nagpasa sa isang linggo ng kanyang output, so mean to say, siya ay absent. Okay, may katumbas na number of days kung ilang araw siya absent kasi hindi siya nagpasa. Okay po? So, ayun po. At kung ilan lang naman po ang pinasa niya, hindi kompleto, meron din naman po siyang katumbas. Okay. So, let's continue po. Excited na po ako doon sa Excel. Yung gusto kong maipakita sa inyo. Ayan, so and dito po pinapakita dito yung competition. Weekly checking, andyan po siya. Number of submitted modules, 6. Number of required modules, 9. Complete days of attendance, 6 days. Meron po yung formula mamaya. Mas madali na po. Ilalagay na lang po natin yung mga number of days, number of module. Then automatic, meron na po siyang attendance. Okay, so thus, if the learner has submitted only 6 module against 9 required modules for the week, then he or she will have 4 class day. Present and 2 days absent. Ayan, 4 na araw na present and 2 araw na absent. So, okay, doon na po tayo sa ating Excel. Okay, so ito po yung tutorial ko na ipapasa rin sa inyo sa lahat ng gagamit ng automated na form or SF2 na aking ipapakita po. Okay po, so stop sharing ko po. Itong yung pinapakita ko po ay LACT 2. Okay, ito po ay para sa lahat. Pwede sa blended, pwede sa modular. Okay po? So, meron po akong system na ginawa dito, gathered sa lahat ng mga ginamit ng teacher sa previous na nasa LIS at
inilagay ko na rin po yung sa conversion tool para automatic na po na meron tayo. Okay, so dito po muna tayo sa input data. Okay, so ito po yung makikita natin sa pinakaunang sheet dito, input data here. So ibig sabihin, ilalagay po muna natin bago natin gamitin yung form na to, SF2 na to, dapat po ay mailagay natin lahat ng data na kailangan. Kasi yun po yung kakapture niya doon sa bawat buwan na sheet na na dadaanan natin. Okay, so nandito po ang names. Ayan, ito naman po ay copy-paste lang. So pwede kayong mag-copy-paste dito na galing sa LIS, SF1 ninyo. Pwede nyo pong i-copy-paste dito by following the format po. Last name, first name, and middle name. So may format naman po yan. Okay, kasunod po na information. Siyempre, nandito na yung ating school ID, school year, grade level. So pipili na lang po yan. Section. Okay, school natin nandiyan na rin. Grade and section, automatic na po yan. Then teacher, sino po bang gagamit na advisor? Ayan, so take note po, this is only for ano lang ha, sa isang tao lang. Hindi po siya shared file. Okay, ayan, so school head natin, nakalagay na rin po doon. And then, nandito na rin yung DepEd natin na ginamit, na pinagbasehan ko. And then mga video, for the codes, formulas. Ayan, so nandiyan na rin po siya. Okay, so ang title po ng form na to, Automated SF2 with Consolidation. Ayan, so nandito na po lahat kung magagamit po siya ng maayos. Okay, so kung gusto nyo basahin ang user manual, nandito po siya. Meron po tayong user manual dito. Okay, so may mga reminders, may mga contact, rin po yan, details sa ilalim. Pwede po nating basahin. Okay po. So ngayon po, pumunta po tayo dun sa pangalawang sheet dito. Okay, meron po, after po natin malagyan ng input data, dito po tayo sa holidays. Ayan. So, meron po tayong holidays dito. Ayan. So, per month po to. September. So, meron po tayong isang holiday, 350th Bacoor anniversary. So, ilalagay po muna natin dito. Kung meron tayong mga cancellation ng classes, pwede po natin ilagay muna dito bago tayo mag-proceed doon sa per month na SF2 natin. Okay po. So dito, sample lang po to. September, meron tayong 29. Ayan, 350th Bacoor anniversary. And December, for example lang po, pwede naman natin tanggalin kung, ayan, may pagpipilian naman po dyan. Okay po. Ayan, so pwede po natin i-delete yan at automatic mawawala yan dun sa ating form. Okay. So ayan po. At madali lang po to. So may mga drop down na po yan at na madali yung paglagyan. Okay, so September 29, 350th Bacoor anniversary. Yan po yung holiday na meron tayo na local parang sa atin lang, Bacoor. Okay? Kasunod po, after po ng malagyan yon, dumako po tayo sa LACT natin na gagamitin. Okay, kung LACT ang gagamitin po natin para sa lahat, ito po ay per week. Ayan, so yung mga modular. Okay, 'di ba meron po tayong distribution, meron po tayong retrieval. Ayan, so dito po weekly, ang 'di ba ang katumbas po kanina sa pinakita ko sa distribution, katumbas po niya is 3 days. And then sa retrieval, katumbas po niya is 3 days. Okay po. So yun po yung katumbas niya. So halimbawa si bata ay kumuha ng module, so maglalagay po tayo dito. Kumuha, then retrieval naman, kung nagbalik naman siya ng module, so ilalagay natin. Okay? So ito po yung gamit niya. Weekly po ang paglalagay dito. Pero kung hindi naman siya nag-appear, hindi siya nagbigay ng module, hindi siya nagbalik, so ilalagay natin dito ay 0. Okay, so ayan po. Ayan. Maglalagay po tayo dyan. So kung, kasi wala po siyang ibinalik. So wala tayong ilalagay. Okay po. So tandaan po natin, ang katumbas po ng bawat appearance nila ay sa distribution and retrieval ay 3. Okay, 3 days, 6 days po siya. Okay? So i-assume natin sa isang buwan ay meron tayong 4 weeks. Ayan, halimbawa ay kumpleto yung ating araw, walang cancellation, walang suspension. Halimbawa gawin nating ayan. So ang total number of school days natin, halimbawa ito yung binigay na yung galing kay Ma'am Day, halimbawa kay si Ma'am Day nagbigay ng number of days for the month. Dito natin ita-type. Okay, dito po.
Ayan, dito lang po sa isang cell na yan. Okay, so dito, kapag tinanggal ko po yan, automatic mawawala po yung mga number dun sa lahat ng bata. Kasi per learner po yan, bawat bata po. Okay, so kung alam nyo na po ang number of days sa month ngayon, September, ilalagay po natin dito. Halimbawa ay 24. So, yun lang pong lalagyan natin. Hindi na po natin kailangan lagyan ng bawat bata. So, automatic link, nakalink na po siya. Okay? So, kapag 24 po ang nilagay natin, number of days, halimbawa lang po ito, ha? Ayan. So, for example lang, 24 ang number school days natin for the month of September. Ilagay po natin doon. Then, nalagyan na po natin yung mga weekly na distribution, retrieval. Ayan, kung meron po tayong ginagamit na attendance, so pwede po natin itong ilagay dito. Para sa conversion tool po, okay? Para makuha natin yung number of days na absent yung bata. Okay, dahil si bata number one ay hindi nagkumuha ng module nung first week, ayan, zero po siya. So ang katumbas po niyang number of days na absent, ito po, ay 3 days. Okay, so automatic po mag-account siya doon. So ngayon, ito si 3 days. Okay, so the rest po ay hindi ko na po nilagyan. So, yung number 1 lang po. So, itong si 3 days, ayan, nandito po ang ano niya. So, one contact effort for distribution, 3 days po. So, kung hindi nga siya nag-appear ng distribution, ay absent po siya noon time na yon. Okay, kasi 3 araw katumbas niya. Then, one contact effort, nagbalik lang siya, kumuha siya for the second week. Halimbawa, hindi siya pumunta ng first week, hindi siya kumuha ng module, and then kumuha lang siya sa susunod na linggo. Ayun, ibig sabihin retrieval na 'yon dapat na yung susunod na linggo na 'yon para sa susunod na linggo na module. So retrieval na po ang kanyang pagpunta sa school. So ngayon, doon po siya magkakaroon ng one contact effort for retrieval. So wala pong distribution. Pero kung meron naman siyang valid reason, nasa teacher na po 'yan. Okay? So that is between teacher and parent or student po. Okay po? So 'yun po. Yun po yung conversion. Pwede naman po monthly, ayan, 4 na contact efforts for distribution, 4 na contact efforts for retrieval, equivalent niya is, ito po. Okay, 12 days and 12 days is 24 days. Okay po? So, yun po yun. Okay, so dito, ito po ay nakakonect sa ating monthly SF2 na ipapasa kay Ma'am Dayan. Okay, so ito po yung conversion tool, LACT2, para sa month ng... Okay, so meron po pala tayong selection dito. Month of April yung ginawa ko. So meaning to say, sa month of April, gawin natin September. Dahil September ngayon. Okay, click po muna natin to. Piliin natin yung month na gusto natin kunin yung SF2. I-download, okay? Para ma-print natin at ibigay kay Ma'am Dayan. Okay, palitan ko po ulit yung number of days para sa month ng September. Halimbawa ay 24, kanina yung nilagay ko. Okay, ayun po. Pero may dalawa akong 0 dito, kaya 6 days yung nakalagay na number of days absent. Okay, so itong number of days of absent ay mag-a-appear po siya doon sa September natin. Okay, pumunta po tayo dito ngayon sa September dahil yun po yung ating kailangan na may pasa kay Ma'am Dayan. So kapag clinic po natin yung September, take note po, si ang suko ko, ay merong dalawang hindi nagpakita, distribution retrieval. Pumunta lang siya sa second week. So, mean to say, meron siyang 6 days na absent. Ayun po. Okay, na kung saan, wala siyang valid reason, wala siyang any explanation. So, kaya nilagyan ko po siya ng 0. Halimbawa, September. So, dito po, automatic kay ang suko, may mag-a-appear na 6. Ito po ay parang, guide din nyo na si ang suko ay merong 6 na absent. Ibig sabihin, sa isang linggo na yon, distribution and retrieval or bigay ng output, submission ng output, hindi siya nagpakita, hindi siya nagparamdam, sa isang linggo na yon na siya po ay absent. Nang walang sinabing kung ano-ano, walang hindi nagpaliwanag, basta wala lang. Okay, so siya ay may absent. So paano natin gagawin to? So dito sa ating form, ito automated na po to. So hindi na po natin kailangan lagyan ng number of days, konektado na po yan dun sa LACT2. Ang lalagyan na lang po natin, ilang beses siya umabsent. So, 6. So, ang gagawin po natin is, maglalagay po, anong linggo po yon. So, maglalagay po tayo ng X lang. Okay? So, 6 na beses po tayo. For halimbawa lang po ito, ha, kung 6 po ang nakalagay doon sa kanyang tapat ng pangalan. 4. 5. 6. Ay, kulang pa ng isa.
Ayan, anim na X. Okay, X lang po ang ilalagay natin para sa absent. Okay, kasi anim po ang nakalagay doon. Okay, so kung kaunti lang, so kaunti lang ilalagay natin doon. Ayan, automatic po siya kapag nilagay natin ang anim na X dahil sa anim na nakalagay doon na absent niya. So, meron na pong competition niya sa ilalim. Okay, sa ating SF2. Ayan po, so automatic po meron isang absent for the month of September. Ito po siya. So, NLPA wala. Transferred out, wala. Transferred in, wala. Ayan. So, hindi po siya nag-appear doon. Okay? So, ayan po. So, ngayon, so sa isang month na lang po tayo magbase ha para sa LACT 2. So, dito, sa SF2 na gagamitin natin, kung sakaling merong mga transferred in, kasi importante dito, ang tinitingnan ni Ma'am Dayan ay yung transferred in, transferred out, at saka yung no longer participating in NLPA. Sorry, nakalimutan ko yung ano, ibig sabihin niya. Okay? So, yun po yung ating i-indicate dito. Kung sakali. Okay? Just in case na meron pong ganun, transferred in, ito po may indicator naman po dito. E for enrolled. Ayan, dapat po maglagay po tayo ng E kung kailan po tayo nagsimulang yung opening ng klase natin. Parang sa LIS, September 13. So dito, September 13 po ako naglagay ng enrolled. Ayan, lahat ng bata ko ay pumasok ng September 13. Kaya lahat sila ay merong E sa month ng September. Para lang po to sa month ng September. 14 pa lang nalagay ko, sorry. Ayan, so halimbawa, nilagay natin sa September 14. So, doon po natin siya ilalagyan ng E, okay? Para sa araw ng pasukan. Okay, pero ang ating opening ay September 13 po ha. Mali lang yung ano. Okay, so ayun po. So, ngayon, ayan naman po may indicator. May ano, nakalagay. X para sa absent. LE para sa late enrollee. TI para sa transferred in. TO para sa transferred out. NLPA para sa no longer ano ba yan? Participating or ano bang ibig sabihin? Nakalimutan ko na yung PA kanina. Ayan. So, yun po yun. Okay? So, ayun. So, ngayon, paano naman po kung transferred in? So, simple lang po. Try natin lagyan ng T, then slash I. TI po. Ayan. So, automatic po kapag transferred in, ang bata, dapat hindi tayo maglalagay ng enroll dito. Okay? So, wala siya kasi transferred in siya. Ibig sabihin, galing siya sa ibang school. Ayan. So, galing sa ibang school po ito ha. Pero kung halimbawa ay ang bata ay pumasok sa atin, dito mismo sa Molino, ayan, ibig sabihin, siya ay enrolled ng September 13. Pero kung siya ay transferred in, nagsisimula na yung ano natin, taon, at nanggaling siya sa ibang school na na-enroll na siya doon sa private or public school, then lumipat siya sa Molino, saka po tayo maglalagay ng TI dito. So, tatanggalin ko po halimbawa si E. Halimbawa, bagong bata ko po, si Coronel. Okay. So, TI po, transferred in, and then dito sa remarks, maglalagay po tayo ng transferred in. Ayan po. Ibig sabihin, kailan nag-transferred in si Coronel? Ayan, doon po natin ilalagay. September 25. Doon po siya. TI, then lagay po tayo ng remarks doon na transferred in. So, tingnan po natin yung pinakailalim kung siya po ay nag-count. So, dapat po mag-appear yung, malagyan natin ng transferred doon sa remarks para dito, sa remarks sa ilalim for the month of September ay mag-appear siya. Ayan po. So, meron tayong transferred in. Ayan, mail. Ayun po, mayroong isang lumipat galing sa public or private school within this school year. Okay, so ayun po. Okay, so make sure po na nalagyan natin ng remarks. Ganon din po, same thought doon sa transferred out. Halimbawa naman po, maglagay ako dito ng transferred out. Si Labindaw, TO lang po ang lalagay natin. Ayan, type po natin TO. Then automatic po mag-mark po yan na gray. Ayan, may guhit na kaagad. Transferred out na po, hindi na po siya mabibilang doon. So dito sa remarks, always put po kung ano po ang kanyang remarks. Okay, transferred out. Ano naman po ang transferred out?
kung si bata ay nagsimula sa atin, nag-enroll noong September 13, okay, may ina po yun. And then, halimbawa in the middle, o nakadalawang buwan na siya, nakaisang buwan. Ayan, bigla siyang nawala sa klase mo. Bigla siyang hindi nagpaalam. May mga ganong bata na parang ghost. Ayan, so ang then malalaman mo na lang na siya pala ay nasa kabilang school na kasi nag-appear na sa LIS mo na itong batang to ay transferred out na. So malalaman mo na lang na, uy, may pending ako. Yun. Yun na lang yung yun yung sign na nag-transferred out na yung bata. Okay, pero kung nakausap ang bata, ito po ang gagawin natin. So TO po, kailan siya nag-transferred out. At remarks po, ilagay natin transferred out para dun sa month na yon makita po natin sa ilalim. At yun, para sa basehan ni Ma'am Dayan at na ipapasa niyang SF4, ay ma-note po niya. Ayan, dapat mailagay po natin doon. Ito po, transferred out, meron pong isa, lalaki ulit. Okay po, so make sure lang po na may mga remarks tayong nilalagay. Kasunod po ay yung NLPA, halimbawa sa babae naman. Ano po ba ang NLPA? Yung bata ay hindi na nagpapasa ng mga outputs. Hindi na nagsasubmit ng mga module, hindi nagre-report, walang paramdam. So sa halip daw na drop out, 'di ba? Last year ay napag-usap itong nakarang taon, ang sa halip na ilagay natin ay drop out, ang nilalagay natin is NLPA. Okay, ito po yung binago sa ating SF2. NLPA. Ayan po. Okay, so enter lang po halimbawa si Arias NLPA.day. Ayan, automatic, magka-cancel po siya. So, hindi na siya magka-count. Pero, lagyan natin yung remarks para malaman na siya ay hindi na nagpatuloy. So, NLPA, meron pong option doon. So, click lang po natin yan. At tingnan po natin yung sa ibaba kung siya ay nag-count. So, dito po, meron po tayong isang NLPA sa female. Ayan po. And meron tayong transferred out sa male. Meron tayong transferred out sa female. Okay? So, yun po. Okay, so kung ano po ang ginawa natin dito sa September, sa mantang September, ganun din po ang gagawin natin sa October, November, December, January, February, March, hanggang June. Ayan. Kung merong mga transferred in, transferred out, and then NLPA po. Okay, so ito po yung LACT 2 natin. Okay, nasa LACT 2 pa lang po tayo ha. Ayan, so para sa conversion ng kanilang ipinasang module, yung distribution and then ang retrieval. And then, ganun din sa mga outputs. Okay? Pwedeng gamitin to ng blended and modular. And then, sa pinakadulo niya ay meron tayong consolidation. Ito naman po ay makikita, magagamit natin at the end of school year para sa ating card. Ayan. Automatic na po yan, konektado dun sa bawat buwan at magka-count siya yung bilang ng absent, bilang ng present, nandiyan na rin po siya. Okay? So, yan po yung LACT 2. Ngayon, dumako po tayo sa LACT number 3. Okay, I hope na maging madali ito para sa atin at maging useful. At ito po ay na-edit ko na, na-modify na, then napakaraming revision nito kasi may mga error po. So kung ano man po ang mapapansin yung errors dito sa ating tool, ay pwede po nating ilapit para sa akin para magawa ng paraan. Okay, kasi hindi ko pa nakikita yung ibang error. Okay, yung mga kailangan nating baguhin dito. Okay, so ngayon, dito sa LACT 2 pala, meron pala tayong print preview. Ayan, then print selected. So para po sa pag-print ng ating SF2. Ayan, so madali na po siyang ma-print. Okay, so kung ano po yung makikita dito, halimbawa print preview sa selected natin, ay makikita na po natin yung text na gusto nating i-print. Ayan, naglalag na, but naglalag yung aking... Okay, ayan, bumabagal. Ayan. So, ngayon, dito sa print preview, hindi yun yung size na gusto natin mangyari. Dapat ay marunong tayong magbago dun sa setting. Okay? Baguhin natin yung setting niya. Okay? Sa setting ng print ng printing. Okay? Yung size niya, anong size ba? Kasi minsan ay dapat nating iayos muna. Okay? Kung naka-landscape, naka-portrait, bago nating may print. So, ang gamit ng print preview para makita yung ipiprint mo, print selected, kung gusto mong i-select yung gusto mong i-print, i-select mo. Mas madali yung print selected. Okay po? So, yun po yun. Para mas madali po nating ma-i-print. Okay, so let me share po yung last na, actually hindi pa last kasi SF3. Ay, SF2 na LACT 3. Sorry. Okay, so same feature sa LACT number 2.
Yung diniscuss ko sa input data here, meron din po tayo dyan. Holidays, the same din po, meron din. Ang nabago lang po ay yung conversion tool. Ayan. Kasi ang LACT number 3, ang covered po niya ay yung number of days, number of submitted modules, yung bilang ng naipasa ng batang module sa loob ng isang buwan, at number of required modules na ipinapapasa ng teacher. Ayan, so dito po yan. Okay, so napansin nyo, iba na po yung format niya. Parang mas kakaunti. Unlike dun sa LACT 2 na weekly distribution, retrieval, distribution hanggang week 4, ilalagay po natin yung number. Okay? So, ito po. September, dapat piliin po muna natin yan. Dapat ay kung anong month ang nais nating lagyan. Okay, for the month of September, nakaselect na. So, ang gagawin po natin dito, ang hinihingi lang pong data dito ay number of submitted module. Okay, halimbawa ang need na module na isubmit ng bata o required module na para sa isang buwan ay 33. Ito po. Okay, tanggalin ko po muna ha, para alam po natin kung saan tayo mag-i-input. Input. Okay, may naka-indicate naman po dito. Input number here. So dito lang po tayo maglalagay ng number sa pinakauna. Halimbawa, number of required module for the month of September. Halimbawa ay 33. Type po natin yung 33. At automatic lahat ng bata po ay malalagyan ng number doon. Okay? So number of school days for the month. Halimbawa ay 24, yung nilagay natin sa September. Ayan, i-type lang po natin, then enter. Automatic, makikita yung number of days doon. Okay, so ito yung number of module para sa isang buwan. Ito ang number of days para sa September. Okay, ngayon, dumako po tayo doon sa per student. Number of module submitted. Ayan. Kasi hindi lahat ng bata ay complete yung pinapasa nilang module. Ayan. So, mayroon po tayong ginagamit na attendance para sa module, ayan, sa per grade level, pwede po natin pagbasehan yon. So dito, kung 33 ang kailangan, ang naisubmit lang niya ay 24. So meron po tayong conversion doon. Okay, ibig sabihin, ito po yung number of days absent. Ito po, meron po siyang 7 days absent dun for the month of September. Kung 24 modules lang ang naisubmit niya. Okay, ayan, number of days present, 17 days. Nandito na po yung conversion. Okay. Pero kung kompleto naman po, okay, lagay natin 33 halimbawa. So automatic po kapag same number, kompletong pinasa niya doon sa required module na gustong makuha ni teacher, automatic wala po siyang absent. Okay? Pero kung kulang po siya ng isa, halimbawa 32 lang pinasa niya, meron po siyang isang absent. Okay? So yun po yung ano niya. Ayan, so depende po yung number of days dito, yung absent sa bilang ng module na kailangan at naipasa ng bata. Okay, so yun lang po. Ito po yung sa LACT number 3. So bawat bata po dyan ay lalagyan natin. Okay, para po makita natin, mailagay yung number of days na absence nila doon sa ating SF2. Okay, after po natin malagyan ito, ayan, napansin natin may mga one day na absent. So punta po tayo sa September. Okay, nakalink na po yun. So, makikita natin dito, itong column na to, same pa rin po kanina sa LACT 2, yung number of days kung na-absent sila, kung ilang araw sila absent. Okay, nandyan po. Ayan, halimbawa si Angsuko, walang absent, 0. Ibig sabihin, wala po tayong lalagyan na X. Si Arcangel, may isa. So, ngayon, lalagyan mo ng absent si Arcangel. So, lalagyan po tayo ng isang X. Then lalagay po tayo kay Aringo ng X. Ayan. So kung sino po yung may manakalagay ditong number, yun po yung lalagyan natin ng X doon sa tapat ng pangalan nila. Okay po? Okay. So base po yun dun sa module outputs na ipinasa nila. Okay. So ayun lang pong gagalawin natin para sa month na yun. Then yung transferred in, transferred out, NLPA, the same din po doon sa LACT number 2 na ipinakita ko kanina. Okay. Kung meron pong ganon, so, lagay po natin dito, TI para sa transferred in, TO para sa transferred out, NLPA para naman sa mga hindi patuloy na mag-submit ng mga output. Okay? And then, remarks, don't forget to write also dito sa portion na to. Okay? Para ma-count dun sa buwan na yon kung ilan ang nag-transferred in at out at NLPA. Okay po?
So, ayun po, may consolidation din po. Hanggang month of June na po yan, inayos ko na po ito lahat, yung ating SF2. Okay, so mamili po tayo kung gagamitin natin ay SF2, kung paano po kayo mangolekta ng module, kung distribution, retrieval, pwede nyo gamitin ng LAC number 2. Kung ginagamit nyo naman po ay monthly, halimbawa ay yung sa pag-ngolekta ng ano ng kanilang module, ayun, pwede natin gamitin yung LAC 3. Okay po. Ng module, ng modular and then blended po. Okay, so yun po yung LAC 2 and LAC 3 na conversion tool na ginagamit natin para makuha ang attendance ng mga bata. Attendance. Okay, ito po yung program project ng iCARE na para sa mga forms. Sa ngayon ay tayo ay ang okay na ay yung ating SF2, ayan. So ongoing implementation na po 'yan. And then yung SF10, ito na rin po, okay na rin po 'yan. So ito po yung isang pinakang ano na system. Meron na po ako nito pero unti-unti lang po na implementation kasi medyo may mga technical pa pong nangyayari dito. Ibig sabihin may mga changes dahil nga sa mga forms na ia-align doon sa DepEd na dapat naka-align doon sa mga forms na meron sila na pinapresent, ay na binibigay. Okay, so far meron na tayong SF2. Ayan, okay na yan. So, bibigay ko mamaya yung link para sa SF2 automated. And SF10, ay ito naman po ay okay pa ba tayo para sa SF10? Ituloy ko na po kasi SF2 pa lang po yung akin na didiscuss, yung LAC 2 and then LAC 3. Ang SF10 po ay okay, so SF10 po, ayan, nakailang taon na po tayo ng paggamit ng SF10? Actually, 5 years na ho, grade 1, 2, 3, 4, 5. Hanggang tapos na po ang grade 5, so lahat po sila gagamit na ng SF10. Sa kinder naman po, ibang form ang ginagamit nila. And grade 6 ay meron din pong isang form na ginagamit ko, yun po yung sa old version ng SF10, yung SF9 natin. So yun po yung gagamitin nila. Ibig sabihin, dito sa SF10 na to ay hindi pa kasama ang grade 6. Ayan. So separate po yung aking discussion sa kanila. Ako na po magbibigay ng form na gagamitin nila para sa SF10 nila. Ay SF9. Ayan po. So dito po SF10 para sa grade 1 to 3 and 4 to 6 po to. Okay, so automated na rin po to. Ayan po. So kung anong grade level po ang pipiliin natin, same din po to dun sa ano sa yung data information sa SF2 natin. So may mga input data rin po tayo. So ang gagawin niyo na lang po, lagay ng mga data dito kung anong hinihingi para mas madali po, mabilis doon sa printing. Okay. So kung grade 1 to 3, grade 1 to 3 po. Kung grade 4 to 6, automatic po magsa-select po 'yan ng grade 4 to 6 po 'yan. Ayan, naghahang po kasi marami ako naka-open. Okay, so ayan po. Grade 4 to 6 magsa-select po 'yan ng grade 4 to 6. Okay po? Kung anong grade level po. Then, lagay po tayo ng name. Ayan po. So, for last name, first name, middle name, LRN, gender, date. Ito po kasi yung mga kailangan sa SF10 natin. Okay, meron pa nga po itong address eh. Okay, so saka na po yun. Ayan, ayan po yung mga basic information na need natin ma-accomplish para mailagay dun sa form natin. Okay? Kasi napansin ko po sa SF10 natin, ayan, so ilang taon na rin po na ang ginagawa po natin ay paisa-isa. Ayan, so isang tao, isang bata, isang sheet. Pangalawa, paano kung 60 gaya namin, 60 gaya ko. Actually, ginamit ko na ito last year. Ang bata ko last year ay nasa 50 plus, ay 40 plus. So, di ba nagpiprint po tayo? Ayan, so 40 plus. So, kung kukumpara natin doon sa ginagamit ko ninyo. Hello? Sino yan? Ayan po. So, kung kukumpara po natin, mas ano po siya, mas kakaunti yung sheet na makikita dito. Unlike dun sa ginagamit natin last year, na ginagamit nyo ngayon hanggang sa ngayon, ay per bata po siya. So, minsan hinihiwalay ninyo, napakarami niya. Then, yung iba naman sama-sama sa isang Excel. And then, dito naman sa form sa SF10 na ginawa ko, na ginamit ko last year sa grade 6, sa akin lang po. Ako lang po ang gumamit. Kaya si Ma'am Dayan ay nagano si Ma'am sa lahat ng teacher, ako lang pang gumamit dito. Ito ang ginamit ko sa pagbiprint ng mga data ng bata. Ayan po. So, naging magaan sa akin kasi isang ano lang ang ginagalaw ko, isang sheet lang. Doon lang ako nagpo-focus. So, ang gagawin ko na lang, lipat-lipat ng pangalan, then print ng print. 'Yun po. Hindi na po ako nag-o-open ng isang Excel.
Hindi na po ako lilipat sa kabilang Excel para mabuksan yung bata na yon. Andito na po siya lahat. Okay, lahat ng bata ko, kung yan ay 60 or 50, 40, kaya po siyang i-accommodate dito. Okay, so tapos na po tayo sa data information dito. Dapat mailagay natin lahat ng media data. Anyway, ang pangalan po ng system na to is Automated SF10 Permanent Record. Okay. Edited na po yan and modified. Ayan. So may mga link na po dyan na nakalagay kung saan ko po siya tinuha. I mean na yung mga formula, yung mga yung format. Okay. So ayan po. Then yung mga coding. Okay. So dito sa SF10, meron tayong front and then back. So, sa front po natin, dito tayo ito yung naka-setup na po to. So, kung nalagyan nyo na po na lahat ng data yung ating first part, yung input data doon sa unang part na yon, andito na po siya mag-a-appear. Okay, so bago po yon, anong grade level po? Halimbawa ako, grade 4 to 6. So, naka-select na po to ng grade 4 to 6. Ayan po. And, may nakalagay po dito, kinder. So, yung kinder po, ongoing pa po ang aking pag-e-edit. Grade 1 to 3, ayan po, dito po mag-appear yung mga pangalan ng bata. Grade 4 to 6, ito po yung sa akin. So, dito po ako mag-appear. Ayan. So, ito po yung mga pangalan ng bata ko. So, ang gagawin ko na lang, so, ang nakalagay po dun sa dito, sa last name, Galdiega po yan. So, ngayon, dahil sa grade 4 to 6 yan, try po natin mag-select ng Sapio. Okay, try natin. Okay, select po tayo. Loading. Daming naka-open. Ayan po. Okay, grade 1 to 3 po yan. So, ganun lang po siya. I-click, piliin lang po natin. So, balik po tayo sa 4 to 6, yung aking mga bata para makita natin yung kanilang data. Dami ko naka-open na. Okay, so ano lang po yan? Dahil sa marami naka-open. Okay, so dito po, ang nakaselect po sa grade 4 to 6, ayan po, si Sapio, Emmanuel, Jason, nandun na po yan, lahat ng data niya, nandun na po ang kailangan niyan. Okay po? So halimbawa, ito ay grade 4 to 6. So lahat po yan ay nakalink na. Okay, doon, nasa likod na po siya, ang grade 4 to 6. So wala po siya din sa front. So yung data natin dito ay automatic. Dito na lang po tayo mamimili ng bata. Ayan po. Okay, so may kung grade 1 ka, dito po sa grade 1 mayroon, grade 2 mag-appear po siya diyan. Kung may mga data na po tayo na ipasok. Okay, dahil sa wala pa, empty pa po siya. Okay, so ngayon, ang papakita ko sa inyo ay yung paraan kung paano siya magse-select ng mga bata. Okay, so mas madali po siya kasi ang gagawin mo na lang, select ka na lang ng select, automatic yung mga data dito ay mag-a-update po. Isang file na lang po yung bubuksan natin. Ayan po. So ito po. Okay, si Balonso, ayun, si De Guzman, automatic magpapalit yung pangalan niya. So yan po siya. Then meron din po siyang print preview gaya ng SF2, print selected, then go to back page. Ayan, meron po tayong link dito. Hindi mo na kailangang pumunta dun sa isa na yon. So all you have to do is to click this. Okay? So kapag click po natin 'to, automatic pupunta po siya sa likod ng SF10. Okay? So, yun po siya. Then, go to front page. Pabalik po siya sa front page. So, lahat ng mangyayari dito ay dito lang po sa isang sheet na to. Okay? Lahat ng batang hanapin mo, nandiyan na rin po. Basta po, lahat ng data na need, kasi ang required sa atin, sa grade 1, okay lang. Kasi ang grade 1, magagamit po to. Mas mabilis po to sa grade 1. Kasi ang grade 1 ay isang silang simula, nandito na yung mga data, yun lang yung lalagyan nilang data. Mayroong isang separate page, ito po ang sinasabi ko, para sa input data ng mga grades. Ayan po, mayroon pong separate yan. So, ang grade 1, automatic na po yan. Kasi sila po ang simula, madali po, kasi sila magpiprint ng SF10. Okay? Ngayon, dahil sa ito po ay ilalabas pa lang natin ngayon, kung may gagamit na grade 1, kung gagamitin ng grade 1, okay, so hindi ko po inaano yung grade 2, 3, 4, 5 dahil sila ay may ginamit ng SF10. Eh, pagpatuloy lang po natin yung ginagamit natin. Okay, so magsisimula po ako ngayon sa grade 1 para magamit nila. Kung halimbawa maging successful ngayong taon, sa susunod na taon, kung ano yung ginamit nilang data, syempre, yun ang pagpapatuloy natin para sa grade 2. So ibig sabihin, hindi po siya, nasa sa inyo kung gusto nyo gamitin ng grade 2 to 5 or
natin. Okay? Kasi ang magiging problema ng grade 2, 3, 4, and 5, i-encode nila siyempre ang grade 1, 2, 3, and 4. Di po ba? Kasi kailangan po mag-appear yun dun sa ano, sa SF10 natin, yung mga previous ano, yung mga data nila. Okay? So, pwede nyo pong gamitin. Yun nga lang, ang magiging problema dahil sa unang beses yung gagamitin to, i-encode po natin lahat yon. Okay, that's an option lang po ha. Okay, pero kung may ginagamit na po kayong SF10, yung 2, 3, 4, 5, pwede nyo pong pagpatuloy yon. Okay? Yung ginagamit ninyo. Pero sa grade 1, okay, hikayatin ko po ang grade 1 na gamitin to para sa kanilang database. Okay? Para mas madali rin po, mabilis ang pag-print ng kanilang SF10. Okay, so ayun po. Okay, meron po tayong summary of grade level dito. Grades, nandito na rin po yan. May mga, so grade 4 to 6, ayan po yung akin. Yung sample lang po to last year kasi, di ba, meron tayong grading sheets. Ayan, so ang makikita lang naman po dito per advisor to, lahat ng subject nandyan na po siya. Okay, first grading, second grading, third grading, and fourth grading. Okay, so nandyan na po siya na kung saan ay konektado rin po doon sa aking SF10. Okay, so ito po yung ginamit ko last year. Kaya ako tuloy-tuloy lang pagpiprint ko. Isang ano lang. Okay, so pag nakabisado, nagagamit natin ng maayos to, so mas maganda po. Okay, so ayun, I hope na kung sino pong gustong gumamit, i-upload ko rin po to sa Drive mamaya. Okay, naibibigay ni Ma'am Dayan para sa ating mga forms. Okay, so yun lang siguro ang madidiscuss ko for today patungkol sa SF10. Okay, kasi ang grade 1 lang muna ang ibibigyan ko nitong copy, pero dun 2 to 5 ay yung SF10 na ginagamit po nila ngayon. Okay, pwede po nilang gamitin to. Yun nga lang, i-encode nila talaga lahat. Okay, sa grade 6 po, may separate po akong form na ibibigay na lang po sa kanila. Okay, so gagawa po ako ng separate video para dun sa SF9 na gagamitin po na hindi sakop nitong SF10 kasi magkaiba pong format yon. Okay, so that's all for today. So I think na-consume ko yung 1 hour. Ayan, so I hope na busog na kayo, nakapaghugas ng iba. Ayan, yung iba ay tulog na. Ayan, sabi ng asawa, tulog na daw. Hindi naman siguro. Okay, so recorded naman po to. I-upload ko po to sa aking ano, sa exclusive lang para sa MES muna. Para sa YouTube, ayan yung link. So, thank you so much po. I hope na may naintindihan po tayo. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at sana po meron po tayong natutunan sa araw na ito. Hanggang sa muli, paalam!